paano mo ginagamit ang maikling buhay na pahiram sa iyo ng Panginoon. Pinagpalang araw, kapatid, pasalamatan natin ang Diyos sa biyaya ng buhay at kalakasan. At sa mga pagpapalang inilaan niya sa atin sa araw na ito. Bawat araw na ipinahiram sa atin ang Diyos, panibagong pagkakataon, buhay sa pagmamahal, pagpapakabanal, nakabantong bugon sa araw na ito. Tapong muli ang iyong kapatid, maging laging handa sa pagdating ng Panginoon ang hamon sa atin sa magandang balita sa araw na ito. Unang basa ay ayon sa sulat ni San Pablo ayon sa mga taga-Epeso, Kabanata 2, talatang 12 hanggang 22. Basahin po natin. Noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kabilang sa bayang Israel, hindi saklaw ng tipan, nababatay sa mga pangako ng Diyos. Noo'y nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-aasa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo sa Diyos ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil ang mga Hudyo at ang mga Hintil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan sa pag-er na naghihiwalay sa atin. Inawalang bisa niya ang kautosang pawang mga utos at alituntunin upang ang mga Hudyo at ang mga Hintil ay maging iisang bayan na lamang. At sa ganito'y maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, pinakasan niya ang kanilang alitan. Pinagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito nga si Kristo at ipinangaral niya sa lahat ang magandang balita na kapayapaan sa inyong mga Hintil at sa inyong mga Hudyo. Dahil kay Kristo, tayo kapwa nakalapit sa presensya ng Ama. Sa makatwid, di na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambayanan. Tulad ng isang gusali, kayo itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang banal na templo ng Panginoon. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Ating Ebanghelyo sa araw na ito ay mula sa aklat ng Lucas, Kabanata 12, talatang 35 hanggang 38. Basahin po natin. Aliping laging handa. Maging handa kayong lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon buhat sa kasalan. Upang kung ito'y dumating at kumatok, ay mabuksan nila agad ang pinto. Mapalad ang mga aliping aabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Tandaan ninyo, magbibihis siya at pauupuin sila, ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Mapalad sila kung maratnan silang handa pagdating ng Panginoon, o maging sa ating gabi o sa madaling araw man. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pagnilayan po natin. Parte ng buhay natin ang paghihintay.
magagawa kapag hinihintay niya ang araw ng kanyang sahod, pagtatrabahuhan niya muna ito. Halimbawa, sa mga magsasaka, simula sa pagtatanim at habang hinihintay niya ang araw ng alihan, ang bunga ng kanyang pananim, dinidiligan at nilalagyan niya ito ng pataba upang gumanda ang puno at maging hitik ito sa bunga. Ito ang itinuturo sa atin ng ating Panginoong Hesus sa araw na ito. Hiram sa Diyos ang ating buhay. Darating ang araw na babawiin sa atin ng ating Diyos ang hiram nating buhay. Paano ba natin ginagamit ang ating buhay dito sa mundo? Nabubuhay ba tayo ng walang kabuluhan? Yung tipong hinihintay lang natin yung ating pagpanaw. Mga kapatid, ginawa tayo ng Diyos na may kaakibat na misyon. Hindi tayo mabubuhay sa mundo nang walang dahilan. Nilingha tayo ng Diyos dito sa mundo upang magmahal at magpakabanal. Ito ang magiging batayan ng Diyos sa pagsusulit sa atin pagkatapos ng maikling buhay natin dito sa mundo. Kung nabubunga ba tayo sa pagmamahal at pagpapakabanal, pawang mga maglalakbay lamang tayo dito sa mundo. Kaya pinaalalahanan tayo ng ating Panginoong Hesus ngayon maging mapagmatiyag at maging laging handa. Dahil hindi natin tunay na nalalaman kung kailan niya babawiin ang hiram nating buhay. Umulat tayo sa katotohanan ito na hiram lamang natin ang ating buhay at babawiin ito ng Diyos oras na kanyang, sa oras na kanyang itinakda. Sigurado akong wala tayong sasayangin na sandali para di gumawa ng mabuti. At kung marami tayong naitanim na kabutihan habang tayo ay nabubuhay pa, pag-iiwan ito ng magandang alaala sa mga mahal natin sa buhay at sa taong na-inspire sa atin sa mga mabubuting gawa. Life is too short to become angry and bitter. Kaya kung may mga taong sa ating buhay na di pa natin napapatawad, patawarin na natin sila sa tulong ng ating banal na Espiritu bago pa mahuli ang lahat. Amen. Sana namang pagpapahayag ng mabuting balita ang iyong narinig, mga kapanalig. Makiisa sa aming misyon at maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share at pag-tag sa videong ito. At kung meron kayong mga prayer intention, pangalangin ng pasasalamat o para sa mga kapatid na may mga malulubhang karamdaman, maglagay lang po kayo ng reaction sa comment section sa ibaba. At asahan po ninyo na amin kayong ipagdarasal sa Diyos ang inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Ito po muli ang iyong kapatid at nag-iiwan sa inyo ng isang katagang ngayong panahon ng pandemya, pananampalataya at pag-asa, pag-ibig sa Diyos ay ating kalakasin. Pagdarasal ng Santo Rosario, ating paigtingin. At sa mundo na tila baga nababalot ng kadiliman, maging liwanag nawa tayo ni Kristo na nagsusulong ng kabutihan. Maraming salamat po at salamat sa inyong panonood. Magandang buhay po. Hanggang sa muli.